po si Father Benny Tuazon ng St. Anthony of Padua Parish dito po sa Singalong. At bibigay po ako ng konting pagninilay hinggil dito sa ating fourth Sunday of Lent na tinatawag na Laetare Sunday. Ibig pong sabihin yan, magkakaroon po ng kaunting parang tahinga, no? Dahil nakaraan na yung tatlong linggo ng ating pagsisikap, no? Na magsakripisyo, magdasal, at saka magkawanggawa. Binibigyan tayo ngayon ng simbahan ng pagkakataon para medyo i-lighten, no? Yung ating pagdiriwang. Kaya po, kung kayo po magsisimba ngayon linggo, may mga pari po magsusuot ng kulay rosas, no? Huwag kayong magtataka. At saka may konting bulaklak, no? Hindi kasing garbo ng araw ng linggo o mga pista. Pero pinakikita lang noon na tayo nagkakaroon ng konting joy. Hindi naman joy, kundi parang konting tuwa. Nang sa gayon, maihanda ulit tayo sa last stretch, no? Sa huling dalawang linggo ng Kuwaresma. Nang sa gayon, sa pagpasok ng mahal na araw, tayo po ay equipped na. And for this Sunday, ang ating pong gospel ay hango sa John 3:14-21. At nandyan po yung famous na John 3:16. I think lahat po tayo familiar dyan, di ba? In John 3:16 po yung, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will have eternal life." Ito po, minsan hindi natin napapahalagahan, ano? Imagine nyo, ano? Yung anak ng Diyos, kanyang bugtong na anak, ay kanyang inialay sa atin para mamatay. At nang sa gayon, tayo ay mailigtas sa ating kasalanan. Yun lang ho, isipin natin, mantakin yun. Kasi, you know, kung meron sa inyong nanonood dyan ng mga nanay, no? O kaya mga tatay, kung kayo kaya, ibibigay, hihilingin na yung anak nyo, no? Kahit na sampu yung anak nyo, o siya, hilingin na isang anak nyo, pwede bang yung anak nyo ialay natin para mamatay? I think you will not agree at may hirapan kayo, no? Pero itong Panginoon, hindi niya pinagkait yung kanyang anak para sa isang mahalagang layunin. Ano yun? Para tayo ay maligtas. So I think this alone, no? Ito lang yung passage na ito, itong ginawa ng Diyos na ito, isa ng malaking punto na dapat natin pagnilayan na tayo pala ay naging karapat-dapat para ang Diyos ay mag-alay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. At kung ito po ay ating mapapahalagaan at ating makukuha yung tunay na kahulugan, eh malaking bagay ito para tayo ay magbago, mapakinggan ng Panginoon, sumunod sa Kanya. Kasi itong Panginoon ito ang tunay na nagmamahal. Di ba? For God so loved the world. And to think, di ba? Pag sinabing for God so loved the world, wala tayong ginawa para gawin ito ng Diyos sa atin. Di ba? You sabi sa pakikipag kapwa-tao natin, we usually do something good whenever we are done something good. Yung pagtanaw ng utang na loob. Ito, wala tayong nagawa. Purely, this is grace from the Lord, from God. So, wala tayong ginawa para maging karapat-dapat dito, and yet, ginawa niya ito. So, kanino pa tayo? Di ba? Kanino pa tayo sasandig? Yan ang hirap, eh, no? Kasi, hindi natin napapanagan kung kaya't minsan, naliligo tayo, sa iba tayo sumasandig, no? Sumasandig tayo sa binibigay ng mundo. Eh, ang Panginoon din ang nagsabi, di ba? What does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Meaning, kahit na ang buong mundo, hindi kasya, di ba? Sabi nga sa isang pelikula, the world is not enough. Really, the world is not enough for our own satisfaction. Only God is our enough. So, kanina tayo sasandig? Again, that's the question. Sasandig ba tayo sa kayamanan? Sasandig ba tayo sa kapangyarihan? Sasandig ba tayo sa katanyagan? Sasandig ba tayo sa kahit na sinong tao? Gano'ng magagaling, katalino, o kapangyarihan? Lahat ng yan mawawala. Pero isa ang matitira at isa ang matatag at matibay. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. At yung mabuting balita, sabi nga dito sa ating ebanghelyo ngayon, ganun niya tayo kamahal kung kaya't ang kanyang bugtong na anak ay kanyang inialay para sa atin. I think yun po, no, ay maganda ng pagnilayan, malaking bagay para pagnilayan, at sana makuha niyo yung tunay na kahulugan at dumating kayo sa punto na hindi na tayo mas hihingi sa Panginoon, kundi ang gagawin natin ay tumanaw ng utang na loob. Ito po muli si Father Benny, at sana po yung inyong pagdiriwang ngayong linggo ay mas maging makabuluhan at nakatulong po sa ating pagninilay.
para ang salita ng Diyos ay naging tunay sa inyong buhay.